Hi mga kahabi and welcome back to my channel. For today's vlog, ililipat natin yung aking mga tiger guppy sa kabilang guppy tank. So magpuwa tayo dito ng mga tiger guppy ko and ililipat natin sa kabilang breeding na ganito. Ayan, lilipat natin doon. So kukuha tayo dito ng mga tiger guppy. So ganito lang siya kababaw ang tubig dapat. So ganyan lang. So tingnan niyo niya, ganyan lang kababaw ang tubig dito sa breeding tank ko na to. And mayroong hornwort dito. Hornwort nilagay ko dito. Ayan. And itong mga ano na to, ayan. So ito naman pag dumami itong mga ganito, pag dumami makaka-cover talaga yan yung tubig, no, matabunan. So ginagawa ko, tinatanggal ko itong mga ganito. Ayan, tinatanggal ko yan para mayroong space sila, no, na pwede sila mag-feeding tayo dito. Ayan. Itong aquatic plant na to, ito mabilis lang ito magdami, no, kapag sa outdoor mabilis lang yan sila magdami ito, no, mas gusto nila yan kapag mayroong init. So ngayon kukuha tayo ng mga tiger guppy and ito pakita ko rin sa inyo, no, itong mga tiger guppy dito. So ayan, medyo malabo yung tubig. Anyway, kukuha tayo. Lipat natin dito. Kukuha tayo dito ng mga 20 ka-females. Lipat natin dun sa kabila. And, dalawa ka-male. Ayan. So, kahit maliliit lang, no? Kasi, lipat natin dun sa kabila na breeding tank. Ang isa pinaka-challenging na i-breed na mga guppy, ito ang mga tiger guppy. No, kasi yung pattern nila paiba-iba and mahirap sila i-maintain. Pero once nakuha na natin yung kanilang traits na maganda or stable na yung genetic trait nila, mas madali na lang padamihin at mas matibay sila. Mga males na mga tiger guppy, yung mga gandang traits niyan. So yan yan, ulihin natin and tingnan natin. So ito na yung mga tiger guppy na nahuli natin. So ngayon tingnan natin to, no, lipat natin to sa clear na tubig, tingnan natin kung merong mga magagandang traits dito na mga males and lilipat na natin to sa kabilang breeding tank. So yung magandang breeding natin, dapat maraming tank tayo. Okay, probably mga tatlo dapat ng mga breeding tank natin. Kasi kung anong mangyari sa kabilang tank, at least mayroon tayong dalawang backup, no, na mga guppy stray natin. So hindi natin alam, no, kung anong mangyari sa kabilang tank or mamatay sila doon or magkasakit doon. So at least may dalawa tayo na reserve. So ito na yung mga females. Ayan, lipat ko na. Ayan. So dragon yan, no? Yung kanilang tail ay dragon yan, mga females. So ayan, lipat pa natin dito yung iba. Ito na yung mga males. Ayan, sinama ko na dito. So itong mga tiger guppy na to na mga males, ayan, kung tingnan nyo, ganyan pa lang yan itsura nila. So kailangan talaga maging matured sila, no, para makita talaga natin yung kanilang potential. And so ito nasa juvenile pa lang to. Mag-develop. So nag-ulan, ayan, lakas ng ulan. Mayroong ibang nagsasabi, no, na kapag malakas ang ulan or yung kanilang mga outdoor pants na ulanan,
ang nangyayari, namamatay yung kanilang mga guppy. So hindi ko lang sure kung totoo ba talaga yan, no? But sa aking experience, wala namang may namamatay sa aking mga guppy pag ganito, no, umuulan, naulanan yung mga outdoor pond ko. Hindi naman namamatay yung mga guppy ko doon. So ayan sila, no, mga juvenile pa to na mga tiger guppy na mayroon silang lahi na dragon. Ayan. So makita talaga natin yung potential nila pag nag-adult na sila talaga and lumaki-laki na. So kung mapansin nyo, no, itong isa na to ay ibang ano din, no, yung pattern niya sa tail niya iba compare dito. Ayan, ito iba din. Ito iba din, red lang to. Ayan, red. Ayan, ito red. While ito, ayan, maraming kulay. May yellow, orange. Ayan. So, ito ibang klase din, o. Ayan. Parang pula lang siya lahat. Ngayon, itong i-ano natin, ipagpatuloy natin na breed itong ganito. Ayan. So, ito kasi ibang klase din to. Ayan. So, hiwalay natin to. And ito lang yung pagpatuloy natin yung mga ganito, yung red, yung kanilang tail. Ayan. So, hulihin natin to. Lipat natin to sa kabila. So, maganda ito pag nag-stable na yung genes nila. Lahat, pares-parehas na yung mapuproduce. Ayan. So, lipat natin to yung mga red. To red. Ayan. Dalawa lang kailangan natin ng mga males. Yan, mga red yan na males. And kailangan natin ng mga 10 or 20 na mga females. So itong female na to, malaki-laki na. Ayan, kunin natin. Ayan dito. Yung kasi ang ilalagay natin sa kabilang breeding tank. Ayan. So ito na yung mga napili ko na mga guppy, no, na lilipat natin doon sa kabilang breeding tank. At ito naman ang dito, ito na yung mga ibabalik natin doon. Ayan. So ibang klase din to, ayan, iba din yung kulay sa buntot. While dito iba rin ang kulay nila. Ayan, ayan. Ito red talaga yung kulay, ayan, ng male. Ito naman ay iba rin yung kulay ng male. And so juvenile pa yan, maglaki pa yan sila. So hayaan lang muna natin to, palakihin muna natin to. Natira, babalik na natin to dito sa breeding tank na kung saan sila ay nanggaling. Babalik natin sila dito at palakihin lang muna natin sila dito. Ayan, probably mga 2 months pa bago maka-harvest tayo dito ng mga magagandang mga guppy. Ayan. So dito mga tiger guppy yan, marami yan. At ito naman dito na naman natin i-breed. Yan, magsa-start naman tayo dito mag-breed. So para meron tayong backup doon. So nandoon sila galing, lipat natin dito para dito na naman sila dadami. Yan. So para meron din tayong backup. Yan. So maganda, no, na tatlo ka breeding tank lagyan natin. So antayin natin magdami na naman dito. So tatlo dapat, isa, dalawa, tatlo. So dito wala pa, lagyan din natin yan later. Yan, maganda pag nag-ulan, no, dito. Mas gusto ko mag-ulan para may source na naman tayo ng daphnia. So doon lang banda mayroong daphnia doon, ng maraming daphnia. So probably mga pag napuno yan doon, mga bukas kung tuloy-tuloy ang ulan, makakuha na tayo doon ng mga duck niya, marami. So nandyan lang yung duck niya, ayan, marami na yun dyan. Kung mayroon kayong mga question tungkol sa pagbibreed ng mga guppy, i-comment nyo lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa pinakabagong videos ko. At hanggang sa muli, isa na magandang araw sa inyo lahat. God bless, keep safe,
and see you next time.